Hey mga brods, mga brods, isa nga si JP Aram sa mga gusto nang i-trade ng TNT Tropa ang Giga dahil gusto nga nila na isabay na siya dun sa trade package or trading blocks na ito po ni Mikey Williams. So para isahan na nga lang daw mga kabrozel ang TNT, balak na nga daw maganap ng panibagong bigs dito sa kanilang lineup dahil nga ito pong si Aram, minsan nga daw may attitude, minsan tinatamad sa laro, minsan inconsistent mga brods. Hindi naman tayo against kay JP Aram, eh syempre di hamak naman ang magaling at magandang skill set din na Aram. Ang kaso nga lang, parang hindi na nga niya nagugustuhan dito sa TNT Tropang Giga yung body language na ito po ni Aram. Kaya nga sa mga past few seasons ng TNT, parang medyo mahina ito pong ilalim ng TNT Tropang Giga. Hindi ramdam ang isang JP Aram sa mga past few games or past few seasons din nito po ng TNT Tropang Giga. Kaya nga ito pong si Aram mga brods, balak nga daw itong isama dun sa package na in-offer din nila sa SMB with Mikey Williams mga brods, dahil may gusto nga rin ito pong TNT Tropang Giga na gusto kunin doon sa SMB lineup mga brods. Balibalita nga si Tautuwang ang gustong kunin nito pong TNT at balak nga nilang ibalik na rin talaga ito pong si Tautuwa sa kanilang lineup dahil syempre dito nakilala si Tautuwa sa TNT Tropang Giga mga kabrod. So ito pong si Aram, malakas-lakas din naman na player ito, malaki tapos flexible, yung athleticism nga lang medyo questionable pa, pero mapa-opensa at mapa-depensa maaasahan mo ito pong si JP Aram mga brods. Hindi lang din naman talaga tatagal ito ng TNT Tropang Giga nang wala lang dahil syempre isa rin ito sa mga valuable player ng TNT Tropang Giga. May shooting din, maganda rin ang shooting ni Aram. Ang kaso nga lang, hinihintay nga lang ng SMB kung meron pang offer ito pong TNT Tropang Giga or meron pa silang i-a-add dito kay JP Aram mga kabrods, plus ito pong si Mikey Williams dahil ang SMB nga malaking bagay rin kasi sa kanila ito pong si Moto Tua. So medyo mabigat-bigat yun kung ito ay papakawalan nila tapos papalitan ng JP Aram na minsan ay injury prone na rin mga kabrods, unlike kay Tautuwa nga daw na may minsanan lang ding ma-injured yun. So ito nga, para nga lang makuha ng SMB ito pong si Mikey Williams, siguro nga kakagatin nila nang isama na rin ito pong si JP Aram, makuha lang nila si Williams mga brods. And ito pong si JP Aram, malaking bagay rin naman ito kahit papano, kahit ganyan yan mga kabrods. Alam naman natin na may attitude din ito si JP Aram pagdating nga sa mga pisikalan na yan, initan ng ulo. Minsan itong si Aram, ganun nga rin mga brods, medyo mainit nga lang din ang ulo nito. Pero makokontrol yan ang kanyang temper kapag nasa SMB ka na. Diba nga halos lahat din naman ng mga may issue at may attitude sa TNT players or galing TNT Tropang Giga na napunta ng SMB ay bumabait na pagdating sa SMB mga brods. So ito pong si Aram, may improve pa ito. So syempre ikaw ba naman, araw-araw mong ka-practice si John Marufardo, hindi ka pa ba gagaling nun mga kabrods? Kaya nga itong si Aram ay kahit sinama lang siya sa lineup or sa trade package na gagawin na ito po ng SMB at TNT Tropang Giga na makuha si Mikey Williams sa SMB, ay win-win situation na rin ito kahit papano mga brods. JP Aram, malaking bagay na rin din talaga yan. Hindi rin basta-basta ito sa trade package ng TNT Tropang Giga. At syempre, hindi rin naman ito maiimbita ng Gilas Pilipinas dati nang wala lang, nang hindi siya magaling nun mga kabrods. So ito pong si Aram, ayun nga, possible rin itong maging SMB player. At sa tingin nyo mga kabrods, papayag ba ang SMB dito? Nakapag si JP Aram ay kukunin nila, bibitawan nila si Mo Tautuwa. Kaya komenta mo na po nyo mo dito mga brods at isa. Isay natin yan. Dito naman po tayo no, sa kabilang balita naman natin mga brods. Diba nga huling talo ng Barangay Nabla San Miguel ang Terra Firma Jeep. Isa nga sa mga gumawa dyan. Ito pong si Wami Tiongson. Yes, ito po kasing si Tiongson. Naka 25 points niyan mga brods. Isa nga talaga siya sa mga leader na rin ng Terra Firma Jeep. At isa siya sa mga dahilan kung bakit ito pong Terra Firma ay nasa pang-apat na standing natin mga kabrods. Kaya nga diba ay palaging nasa bottom 2 or pinakakulelat ang Terra Firma Jeep. Pero ngayong season, ngayong All Filipino Cup, dito natin nakikita na magumaganda na ang sistema ng Terra Firma Jeep. At isa rin sa mga dahilan nito ay dahil nga kay Wami Tiongson mga bros. Isa rin itong legit point guard na ng Terra Firma, 5'11 or 6'1 din ito po mga bros. Ito pong si Tiongson. At yun nga, matagal na rin itong balita kung nakikinig din kayo or nakikita nyo sa mga Facebook page or mga post nito na ito pong si Wami Tiongson
ay gusto nga ito ng Barangay Nabra San Miguel dati pa, mga kabrods. Simula nga nung maggumanda na at nagtuloy-tuloy na yung ganda ng laro nito po ni Wami Chongson simula nung PBA Bubble 2020, eh gusto na rin itong kunin ng Hinebra. Hindi nga lang natuloy-tuloy yun, mga bros, dahil ang daming yung mga bagong players na gustong kunin ang Hinebra. Hindi lang pala si Wami Chongson nun, dahil mas prioritize nila ito pong si Jamie Malonzo that time. Kaya ito pong si Chongson ngayon, na alam nilang legit talaga na gumaling na talaga, dahil syempre tinalo nga ang Hinebra, na tapos hindi pa nga nakapag-coach si Coach Tim Kun dahil so sobrang disamaya na ito. Kaya ito pong si Chongson ang isa sa mga nagpapakamot ulo sa Hinebra last game. Kaya nga ito ay balak na rin kunin ng Hinebra, lalong lalo na mga brods, wala pa ito pong si Scary Thompson. Dahil yun nga, kahit nakita natin si Scotty dyan na nagwa-warm up sa Hinebra against Terra Firma Jeep doon sa Aquino Stadium, eh hindi rin pala pinaglaro ng Hinebra. So hindi pa rin natin alam kung kailan babalik si Scotty. So ito pong si Wami Chongson, alam natin nga kapag wala si Scotty, in case lang nakapag wala si Scotty palagi and injured na rin, tapos tumatanda na rin si Tenoro and ito pong si Pringle may edad na rin, eh pwede na lang kunin ito pong si Chongson. Dahil nasa prime years ito pong si Wami, kaya nga magandang kunin ito ng Hinebra ngayon habang gumagaling pa ito pong si Wami Chongson at mataas din ang kanyang value pa. Pero siyempre pag mataas ang trade value ni Wami Chongson, wala nang problema ang Hinebra dyan. Terra Firma Jeep yun, mga bro, syempre bibigyan lang nila yan under the table. Tapos mapapapayag at aakit nila ang Terra Firma Jeep sa offer na gagawin ng Hinebra, mga brods. At itong Hinebra, kailangan din nila ng mga ganitong katulad ni Wami Chongson na consistent ang kanyang shooting. Dahil sa Hinebra, may minsanan nga, may inconsistent din yung mga ibang shooters din nito, like Pesumal. Hindi rin naman ganun palaging naputok yun. So ito pong sinaamisi, di ba? Minsan mahihirapan din talaga sila na kumuha ng mga shooters na consistent din talaga, mga brods. So itong si Chongson, napatunayan na rin niya na nagiging consistent na rin siya ngayong season. Kaya ito pong Hinebra, napapatingin na lang din kay Wami at natalo pa niya ang Barangay Hinebra San Miguel na isa sa mga powerhouse team dito sa PBA. So syempre, compare mo naman din sa lineup ng Terra Firma at sa Barangay Hinebra. Medyo angat talaga ang Hinebra dito sa lineup, pero hindi talaga sila bumibitaw. Kaya ang ganda ng patakbo ng laro ng Terra Firma Jeep ngayon, mga brods. At syempre, hindi nila magagawa yun kung wala ang kanilang leader like itong si Wami Chongson. Kaya nga, ikaw mga brods, sa tingin nyo ba, worth it ba itong kunin ng Barangay Hinebra San Miguel? O sa tingin nyo ba, ibaabang kulang din naman ito ni Coach Tim Kun once na makuha nila ito sa Barangay Hinebra San Miguel? Dahil para sa akin, maganda maging point guard nila itong si Wami, dahil syempre maganda ang kanyang court vision, na involve ang mga players, may shooting, consistent na rin, at nag-improve talaga ang isang Wami Chongson. Kaya komento mo lang opinion mo dito, mga brods, at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is Overrated Highlights and Long. I'm out.